og sa atong pagpadayon mga kaisunan mga tuta sa katapusang bahin ang pagpatalingog sa pulong sa Dios nga kini pagadanon kanato sa atong beloved Orden preacher Nilo Miranda. Amen. Praise the Lord. God bless you, brother, beloved co-preacher. Brother Randall, magampukit ang tanan, mga ikisaon. Praise the Lord. Hallelujah. Dalay kon ka o Diyos. Hallelujah, langit mong amahan. Amang banal sa pangalan mo, mahal na Panginoong Yesus. Maraming salamat pong marami o Diyos. Muli sa oras na ito, sa dakilang pagpapalang ibinigay mo sa amin, malaya kami makapagpuri, pasalamat. Dakilang pagsambat, pagpupuri, ay tangis yung dakilang pangalan o God. Sa ulang dalangin ng aming ginagalang at minamahal ni Evangelista Will Estrada Almeda. O Diyos, pagpalain mo po ang iyong banal na salita minsan ang panaming mapag-aralan. Alisin niyo po ang mga hadlang gawa ng kaaway. And bind the power of darkness, unbelief, doubts, hindrance, we command you to cast out right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Dalay ko ng Diyos. Purihin pong ating mahal na Panginoon. At tayo po idadako sa ating pong pagkikinig ng salita ng Diyos. At una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pupuri, pagsasamba, paglulhati, ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoong Jesucristo. At tayo po'y nagbibigay ng dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Will Estrada Almeda, the end-time prophet of God at pag-alala sa magintong aral ng ating ginagalang at minamahal na Pastor Lina C. Almeda. Magandang hapon po sa kanyang beloved children, sa lahat ng ating mga webcast viewers at sa oras na ito, sa ating lahat, isang pinagmalang araw. Every say amen. Amen. So tayo po'y dadako na po sa ating pagkikinig, ating po pag-aaralan, tinatawag sa banal na kasulatan, the resurrection of Jesus. Every say amen. The resurrection of Jesus Christ. Ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. So buksan natin ating banal na kasulatan dito po sa aklat ng Matthew chapter 28 verse 1 up to 8. From the book of Matthew chapter 28 verse 1 to 8. In the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulcher. And behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon it. His countenance was like lightning and his raiment white as snow. And for fear of him, the keepers did shake and became as dead men. And the angel answered and said unto the women, fear not ye, for I know that ye seek Jesus, which was crucified. He is not here, for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay, and go quickly, and tell his disciples that he is risen from the dead. And behold, he goeth before you into Galilee, and you shall see him. Lo, I have told you. 8. And they departed quickly from the sepulchre, with fear and great joy, and did run to bring his disciples word. Amen. Matthew, kabanatang 28, ang talatay 1 hanggang 8. Na magtagtapos ang araw ng Sabat, na nagbubukang liwayway na ang unang araw ng Sanlinggo, ay nagsperoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tignan ang libingan. At narito, lumindol malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon at paparon at ginulong ang bato at nakaupo sa ibabaw nito. Ang kanyang anyo ay hitulad sa isang kidlat at ang kanyang pananamanik ay maputing parang niebe. At sa takot sa kanya ay nagsipanginig ang mga bantay at nangaging tulad sa mga taong patay. At sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, huwag kayong mga takot sapagkat nalalaman ko na inyong hinahanap si Jesus na ipinako sa krus. Siya'y wala rito sapagkat siya'y nagbangon ayon sinabi niya, magsipa rito kayo, tingnan ninyo ang dakong kinalagyan ng Panginoon. At magsiyaong kayong madali at sa kanyang mga alagad ay sabihin ninyo, siya'y nagbangon sa mga patay at narito siya'y nangunguna sa inyo sa Galilea. Doon makikita ninyo siya'y narito. Nasabi ko na sa inyo, talatang 8. At sila si Alice na madali sa libingan na taglaan takos at malaking galak at nagsitakbo upang ibalita sa kanyang mga alagad. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin pong ating mahal na Panginoon sa oras na ito, mga minamahal. Ating pong pag-aralan ang salitaan ng Diyos patungkol
sa pagkabuhay na maguli ng ating mahal na Panginoong Jesus. Amen. So ang ating Diyos, mga minamahal, tayo pong mga Kristiyano na naglilingkod sa mahal na Panginoon ay tayo totoong mapalad, ever is amen. Una, because we have a living originator, ever is amen. Pag sinasabing living originator, maraming reliyon, maraming mga minamahal sinasamba ang mga tao, subalit ang kanilang Diyos na sinasamba ay nanatiling patay, ever is amen. Buddha o Buddhism, mga minamahal, is dead. Mga minamahal, but our dearest Jesus is alive, ever is amen. Karl Marx and Mao Zedong of the communism, mga minamahal, are dead, but but our dearest Jesus is alive, ever is amen. Muhammad, mga minamahal, of Islam is dead, but our dearest Jesus is alive, ever is amen. So tayo po mga Kristiyano, meron tinatawag na living originator. Ang ating Panginoong Jesucristo, nang siya'y mangaral ng Ebanghelyo at siya po ay dinakip at ipinako sa krus at namatay at inilibing, mga minamahal, sa libingan. Iginulong niyang malaking bato, itinakip sa libingan ng ating Panginoon at meron doon inilagay ng mga bantay ng mga sundalo. Sapagkat sabi ng mga sundalo, baka nanakawin siya ng kanyang mga lagad. So sila'y naniguro, mga minamahal, meron doon dalawang sundalo. Subalit sabi nga ng banal na kasulatan, ang salita ng Diyos, mga minamahal, ang ating Panginoon ay muling nabuhay sa mga patay, ever seaman. Ikatlong araw, araw ng Linggo, Biyernes yun, mga minamahal, nangyari na siya'y ipako sa krus. Araw ng Linggo, ikatlong araw, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, siya'y nagbangon sa mga patay. Yung mga sundalo na nagbantay doon, nagsitakbuhan sila, mga minamahal. At pagdating ng mga lagad ng ating mahal na Panginoon, nakita nila yung bato, naigulong yung bato. At pagpasok nila doon sa libingan, wala na doon nakahimlay ang mahal na Panginoon. Ang sabi ng anghel, siya'y nagbangon sa mga patay. Ever say, praise the Lord. Ever say, praise the Lord. So mga minamahal, ang pagkabuhay na maguli ng ating mahal na Panginoong Jesus, ito'y tinatawag na central truths of the gospel. Dahil pag sinabing gospel means the death or the birth of Christ, the life of Christ, and the death of Christ. Tinatawag na ebanghelyo, gospel ng mahal na Panginoon. So in the life of our dearest Jesus, mga minamahal, have four told great miracles. Una, the incarnation. Incarnation, mga minamahal, ibig sabihin, the virgin birth, mga minamahal, she was conceived by the Holy Spirit. Siya ipinanganak ang ating Panginoong Jesus, ginamit si Maria. So the incarnation of Christ. Pangalawa, mga minamahal, yung tinatawag na the ascension, the resurrection of Christ. Ever say amen? Amen. Ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon at yung inahantay natin ngayon, tinatawag na the second coming of Christ. Ever say amen? Una, the incarnation, the death of Christ, at ito natawag na the resurrection of Christ, the assumption of Christ, and the second coming of Christ. Yun po yung apat na mga milagrong nababasa natin sa banal na kasulatan. So sa oras na ito, pag-aralan natin yung tinatawag na the resurrection of Christ. Ibig sabihin, mga minamahal, what is the important or the importance of Christ's resurrection to the true or to the true believe in Him? To those who believe in Him. Ano po ang kalagaan ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon sa buhay sa ating mga mananampalataya? Una, ibig sabihin, it proves He is the Son of God. Ever is amen. Siya'y nagpatunay na siya'y anak ng Diyos. Verifies, mga minamahal, the deity of Christ, ang pagka-Diyos ni Kristo. So mga minamahal, ang Panginoon ay hindi tao lamang kung hindi siya'y Diyos. Ever say amen. Sapagkat mga minamahal, siya'y namatay at muling nabuhay, patunay na siya ay Diyos. Ever say amen. Pangalawa, mga minamahal, ito po'y patunay na totoo ang ebanghelyo ng Panginoon. Hindi ito kwento. Ever say amen. Kundi bagkus, totoo ang salita ng Diyos. Bakit?
Kung hindi totoo ang salita ng Diyos, ang Panginoon ay hindi muling nabuhay. Sa pawang kasinungalingan ang mga pinangaral ng Panginoon na siya'y muling ibabangon sa mga patay. Sabi niya, destroy this temple, but after 3 days I will raise it up. Gigibain niyo ang templong ito, itinutukoy niya yung kanyang katawan, at pagkatapos ng 3 araw, muli kong itong ibabangon. Ever see, man? Pangatlo, mga minamahal, itinatawag na it is proof of future judgment on the wicked. At ang panglima, mga minamahal, it assures believers of their future for their future heavenly inheritance. Ever see, man? At sinasabi ng Biblia, it is the foundation for Christ's gift of the Holy Spirit. At yung last, mga minamahal, it makes available the presence of Christ and His power over sin and in our everyday experiences. Ever see? Praise the Lord. So, ipaliwanag po natin. Ang pagkabuhay na maguli ng Panginoon, ito'y patunay na totoo ang salita ng Diyos. Ito'y patunay na ang Panginoon ay Diyos. At patunay ng kanyang salita ay hindi kasinungalingan. Ever see, man? At patunay, mga minamahal, na merong langit na nag-aantay sa atin. Palapakan mo natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. At patunay na merong tinatawag na judgment sa mga taong hindi tatalima sa Diyos. Kapag ang Panginoon ay hindi nabuhay, kung si Kristo ay hindi muling nabuhay sa mga patay, sabi ng mga apostoles, kawang. Ibig sabihin, sayang lamang ang aming pangangaral ng Ebanghelyo. Ibig sabihin, walang kabuluhan ang ating paglilingkod na ito. Ever say, man? Kung si Kristo ay hindi muling nabuhay sa mga patay, wala tayo ng pinakakawawang tao sa balat ng lupa, mga minamahal. Dahil biruin mo, nandito tayo mula 10:00 ng tanghali, umaga. Aabot tayo ng 3:00 ng hapon, nagsasamba sa Diyos. Kung patay yung Diyos natin, bakit patay narito? Ever say, man? At kung patay yung Diyos natin, anong pag-uusapan natin himala? Anong pag-uusapan natin, mga minamahal, kung patay ang Diyos? Wala tayong pag-uusapan himala. Ever say, man? Wala tayong pag-uusapan na siya ay dating may karamdaman sa ibinagaling ng Diyos. Wala tayong pag-uusapan na proteksyon ng Diyos. Bakit? Kung ang Diyos ay patay, walang magagawa sa atin ang Diyos. Ever see, man? Pero buhay ang Diyos natin pinaglilingkuran. Palapakan mo natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung buhay na palapak, mga minamahal, hindi na tayo Biyernes Santo ngayon. Ever see, man? Ulitin ko po, mga minamahal, we are, ito natawag na the Resurrection Day ngayon, Easter Sunday, hindi Good Friday. Ever see, man? So yung palapak natin, palapak na buhay ang Diyos natin pinasamba. Ever say, praise the Lord! Ang Diyos ay nagbangon sa mga patay. Patunay, mga minamahal, pinatunayan nito. Siya'y nagpakita sa kanyang mga alagad, at maging si Tomas, siya'y nag-aalilangan si Tomas. Sabi ni Tomas, hindi ako maniwala. Amen? So, sa bagay, mga minamahal, kung tauhanong panguna-huna, meron bang mabuhay sa mga patay? Amen? So, sabi niya, hindi ako maniwala, hanggat hindi ko may pasok yung aking daliri sa kanyang tagiliran at sa kanyang kamay, pinagdaanan ng pako. Kapag may pasok ko, sabi niya, doon ako maniwala. Dahil sabi ng mga apostoles sa kanya, Tomas, nagpakita ang Panginoon, nakita namin, kumain kami. Sabi niya, oh, hindi ako maniwala. Pangalawang beses, mga minamahal, nandun si Tomas kasama yung mga alagad. Ang mahal na Panginoon bigyan lumitaw sa kanilang kalagitnaan. Ang sabi niya kay Tomas, Tomas, huwag kang mag-alinlangan. Ever see, man? Anong sabi ni Tomas? Panginoon ko, Diyos ko. Siya'y naniwalang totoo ang Diyos ay nabuhay sa mga patay. Ever see, man? So nagpakita sa 500 mga alagad. Nagpakita ang mahal na Panginoon 40 days after His resurrection. Siya'y nakisama sa kanyang mga alagad ng another 40 days. 40 days kasama nila araw-araw ang mahal na Panginoon. Kaya sila mismo konbinsido nung araw abang dinakip ang mahal na Panginoon, nagsitakbuhan silang lahat dahil sa takot. Yung mga followers ng mahal na Panginoon, takot na takot, baka uliin sila ng mga sundalo. Subalit, nang muling magbuhay ang mahal na Panginoon,
sila'y tumayong buong tabang na nangaral na buhay ang Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi sila natakot sa kamatayan, silang lahat ay dumaan ng kamatayan. Pinagpapako sa cross, pinugutan ng ulo, pinakain sa mga leon, mga minamahal. Subalit hindi nagbago ang kanilang isip na ang Diyos ay buhay hanggang sa ating panahon. Everybody say praise the Lord. Sister Mary Ann Bunggo, nagpunta ng Mindanao, nagpaalam sa akin, sabi niya, Kuya, umuwi ako ng Mindanao. Sige, sabi ko. Yung kanyang patutuon na bang nakasakay ng bus, hinarang yung kanilang sasakyan at umakyat yung limang lalaki na kargado ng armas at nakita yung Bible niya na mayroong Jesus Miracle Crusade. Ang sabi ng nung isa, bumaba ka, binababa. Pagdating sa baba, siya'y nanginginig sa takot. Pero meron siyang pananampalataya. Anong sabi niya? Kung patay ang Diyos ko, yung baril mo puputok sa ulo ko. Everybody say amen. Yun ang sabi niya, kung patay ang Diyos ko, puputok ang baril mo. So mga minamahal, hinakit pa niya. Everybody say amen. Pagputok mga minamahal, pagkalabit, hindi pumutok, hindi lumabas yung bala mga minamahal. So mga minamahal, kinuha yung mga Armalite. Yung 45, hindi puputok itong Armalite. Hindi ito baba, hindi sasal. Hindi ito, mga minamahal, ibig sabihin, talagang puputok. Subalit pagkalapit nila, sabi yung Jesus name, hallelujah, praise the Lord. Hindi nasiputokan yung mga baril, iniwan sila. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ever say praise the Lord. So mga minamahal, ang Diyos natin dito'y buhay. Kaya nga sabi ng Biblia, kung tayo po na naglilingkod sa Diyos, si Kristo hindi muling nabuhay sa mga patay, wala tayong pag-usapang himala, walang milagro tayong pag-usapan, walang kabaguhan sa buhay natin pag-usapan, walang presensya ng Diyos nakikilos sa ating kalagitnaan, wala ang ating pagpupuri, subalit ang Diyos ay buhay sa ating kalagitnaan, mga minamahal. Ebana si Imam, napakaraming patutuo sa panahon ng mga apostoles, sa panahon, mga minamahal ng mga taong naniwala kay Kristo. Sa panahon ni Saulo, si Saulo hindi naniniwala. Persecutor si Saulo. Si beloved Paul, Saulo pa siya noon, Saulo. Kumukuha ng mga permiso sa gobernador para hanapin yung mga Kristiyano, paghuhulihin, at pagkatapos ibilanggo. Yun ang kanyang misyon. Habang siya nakasakay sa kabayo, hindi naniniwala sa Panginoon. Habang siya nakasakay sa kabayo, biglang nagliwanag ang maliwanag at tumama sa kanya at siya nahulog sa kabayo. At ang sabi ng boses, Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig? Ang sabi niya, sino ka ba Panginoon? Anong sabi ng boses, ako si Jesus na yung inuusig. Mula nung araw na yon, si Saulo, hindi na inusig ang mga Kristiyano kundi bagos naging apostoles ng ating mahal na Panginoong Yesus. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Hindi siya niniwala kay Kristo, subalit nang siya'y magpakita ang Panginoon, siya'y nangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng dako hanggang kamatayan. Hindi niya tinakwil ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Ating beloved brother, yung si counselor ng counselor dito sa may Eric Baez, isa siyang atista. Si Eric Baez, counselor ng Paranaque. Before siya naging counselor ng Paranaque, siya po ay nag-eskwela at naging atista, activist. At nagrarally sila lagi. Mga minamahal, isang araw, kinausap siya ng dean nila, mga minamahal, ibalik lahat ng yung matrikula mula first year hanggang fourth year, umalis lang sa eskwelahan. Mga minamahal, hindi naniwala. Pero nung dumating ang panahon tawagin ng Diyos, mga minamahal, nagpapasting pa ng 40 days, sabi nga ni Malapastor, tantingnan mo. Nung araw hindi ito naniniwalang may Diyos, pero ngayon nagpapasting ng 40 days dahil maniniwalang merong Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Siya pa'y naging counselor ng Paranaque, mga minamahal. So mga minamahal, makita natin totoong may Diyos na tumawag sa atin. Ikaw mismo totoong buhay ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya sabi mo ng Biblia,
it makes available the presence of Christ and His power over sin in our everyday experiences. So mga minamahal, narandaman natin ang kapangyarihan ng Diyos, binago ng Diyos yung buhay natin. Wala na tayo, nakalaya na tayo sa kasalanan, sa kalayatan, nakalaya na tayo sa mga bisyo dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa atin. Sabi ng Biblia, you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you and you become my witnesses every day. Amen. Tayo ngayon mga saksi ng Diyos sa kapangyarihan ng Diyos, nagpatunay na totoo pala ang Diyos natin pinaglilingkuran. Every day. Amen. Yung nagpatutuo kanina nga, ating kapatid na nanalangin umulan, isang beses, dalawang beses, pangatlong beses, o hindi na coincidence yun. Amen. Totoong may Diyos na dumidinig sa panalangin ng kanyang anak. Ibig sabihin mga minamahal, patunay na totoo ang Diyos. Mga minamahal, wala't hindi tayo nagkamali ng pagpili ng Diyos nating paglingkuran. Palapakan natin mo ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hindi tayo nagkamali ng pananampalataya. Hindi tayo nagkamali sa paniniwala sa salitaan ng Diyos dahil ang Ebanghelyo ng Panginoon totoong nangyari sa buhay natin. Every say amen. Kaya mga minamahal, talagang mapasalamatan natin ng Diyos. Ito po'y tinatawag mga minamahal, it is proof of future judgment on the wicked. Merong judgment na darating sa mga taong hindi maniwala kay Kristo at nandoon sa buhay sa kasalanan. At meron din tinatawag mga minamahal, it assures believers on their future heavenly inheritance. Ibig sabihin, meron tayong langit na nakahanda para sa atin. Sabi ng mahal na Panginoon, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Amen? I go and I prepare a place for you. Then I will come back. So yung ating inaantay ngayon, pagbabalik ng Panginoon. And I receive you unto myself, sabi ng Panginoon, that where I am, ye may be there also. Kung saan ako, sabi ng Panginoon, doon din kayo. Kaya mga minamahal, sa ating paglilingkod na ito, dito pa lang, dito sa lupa, daman-daman na natin gaano kabuhay ang Diyos, buhi ang Ginoo. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Dili siya patay, ingon nila siya kuno patay, ingon nila tuwa sa lubnganan, apan kanato, buhi ang Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Buhay ang Diyos natin nakilala, buhay ang Diyos natin pinaniwalaan. Sa oras na tayo tumawag sa Kanya, nakikinig ang Diyos sa ating mga dalangin. Ever see, amen? Sa oras na tayo dumulog sa mahal na Panginoon, nakikita natin kumikilos ang Diyos. Napakaraming patutuo. Ever say amen. Yung mga patutuo ng ating mga kapatiran sa Manila, yung mga narinig natin dito sa Visayas, sa Mindanao, sa buong Pilipinas, maging sa ibang bansa, lahat sila nagpapatutuo na buhay ang Diyos. Ever say amen. Yung bata na naalala ko ng mga minamahal na andun ako sa Manila, kasama niyang kanyang mama. Habang sila nagbiyahe papuntang Manila, dadalo ng gawain, nakasakay ng Dagupan bus. Binangga ng 10-wheeler na dump truck na puno ng graba. Umikot yung kanilang bus. Mga minamahal, ilang beses umikot. Yung gulong nasa taas. Dumating yung mga rescue, mga pulis sa NLEX, sa may CDCP pa noon, sa may Northwestern Expressway. Pagdating ng mga pulis, nakita nila yung batang 2 years old na kaupo sa ibabaw ng gulong ng bus. Mga minamahal, pagkatapos, yung kanyang mama lumabas, maraming nasaktan at patay. Ang sabi ng kanyang mama, anak, ba't ka nandiyan nakaupo? Sino naglagay sa'yo? Sabi niya, merong puting taong puti nung umiikot yung bus. Merong puting tao, kinalong siya, niyakap siya, at inilagay sa ibabaw ng gulong, mga minamahal. Ever say amen. Yung 2 years old, hindi yun magsinungaling. Palapakan mo natin malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung 2 years old, naging witness, nag-testify na merong puting taong yumakap sa kanya at kinuha at inilagay sa ibabaw ng gulong. Paano makakakyat sa gulong yung 2 taong gulang? Ever say amen. Subalit mga minamahal, patunay na tayo po'y nasa katotohanan at ang Diyos natin pinaglilingkuran ay buhay. Kaya, Brother Arnel Pilino, mga minamahal, balik-balikan natin.
na kuryente yan, 34,500 volts. Naguna na hawakan yung live wire habang nagsasabit ng streamers doon sa may welcome rotunda sa Quezon City, mga minamahal. Pag hawak ng live wire, nasunog yung buong katawan. Yung kanyang kaluluma umakyat sa langit, yung kanyang physical na katawan bumagsak sa lupa. Sunog na sunog. Yung jacket niya, yung damit niya, yung mukha niya, yung ulo niya, yung buhok niya sunog. Pagkatapos dinampot, harap ng UDMC Hospital, yung Welcome Rotunda, dinala sa hospital. Sabi ng doktor, patay na siya. So patay na, wala nang buhay. Pero mga minamahal, tumawag sa ating beloved pastor, ibinalita, madaling araw, nagpupuri ang ating malapastor dahil coming ang crusade. Nang dumulog ang malapang yun, ating beloved pastor sa ating dakilang Diyos, nabuhay si Brother Arnel. Si Brother Arnel, ang kanyang kaluluwa na doon sa langit, sabi ng mahal na Panginoon, anak, hindi ka kasi nag-iingat. Ipinasyal niya, pinasyal sa Diyos sa langit. Ang sabi niya, anak, bumalik ka sa lupa. Sabi niya, ayaw ko na po, mahal na Panginoon. Mahirap doon. Hindi bumalik ka, sabihin mo sa kanila na totoo na nalulugod ako sa inyong ginagawa. Amen. Si Brother Arnel, mga minamahal, umungol, mga minamahal, nabuhay. Sunog na sunog yun, ha? Muling nabuhay, nagpatotoo, merong Diyos, buhay ang Diyos natin pinaglilingkuran. Kaya mga minamahal, itong patotoo ng lahat ng mga Kristiyano, since sa panahon ng mga apostoles, sa panahon ng maunang mga mananampalataya, hanggang dumating sa atin ang Ebanghelyo, kung anong patotoo nila, yun ang patotoo natin. Ibig sabihin, totoo ang Ebanghelyo, totoo si Kristo, buhay ang Diyos. Hindi siya nanatili sa libingan, kundi bagus siya magbangon sa mga patay, patunay na merong Diyos na babalik pagdating ng araw. Ever Amen. Ang last natin inaantay ngayon, yung tinatawag na the second coming of Christ. Babalik ang mahal na Panginoon, kukunin ang church, and we are in the last days. Maiksi na lang ang panahon, ilalagi ng mga Kristiyanos dito sa balat ng lupa, dahil babalik ang mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, maglingkod tayo sa Diyos. Bumalik man ang mahal na Panginoon, magluwat man ang kanyang pagbalik, hindi man sa daka-raka-daka mabalik, walang mawawala sa atin dahil tayo maglilingkod pa rin sa kanya. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Kung ipaintulot ng Diyos na matagal pa, walang problema. Ever Amen. Basta't sigurado, langit na tayo pagdating ng araw, ang ating pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Amen. Patunay na ating pangalan nakarecord sa langit dahil sabi ng Biblia, ang mga apostoles ng mahal na Panginoon ay isinugo, nangaral. Sabi niya, magpagaling kayo ng mga may karamdaman. Maglinis kayo ng ketong, magpalayas kayo ng demonyo. So tuwang-tuwa yung mga lagad. At nang bumalik sila, galak na galak, sabi niya ng mahal na Panginoon, ang mga demonyo nagpasakop sa amin sa iyong pangalan. Yung mga demonyo raw nagpasakop sa amin sa iyong pangalan. Sabi ng Panginoon, huwag kayong maggalak dyan. Magalak kayo dahil ang inyong pangalan nakasulat sa laklat ng buhay. Amen. Nakarehistro ang iyong pangalan sa langit. Ibig sabihin, tayo po'y bound for heaven. Ever see, amen. Tagalangit na tayo, mga kapatid. Maliwanag pa sa sikat ng araw, sabi ng ating beloved pastor, na tayo na sa buong katotohanan. Palapakan mo na din malakas ang ating mahal na Panginoon. Ever see, amen. Kaya po, mga minamahal, ang Diyos ay buhay na ating pinaglilingkuran. Hindi siya patay, kaya sabi po ng Biblia, mga minamahal, merong assurance na tayo may langit at merong assurance, mga minamahal, na ang presensya ng Diyos ay nasa atin, bibigyan tayo ng kapangyarihan laban sa kasalanan habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito. Ever see, amen? At patunay, mga minamahal, praise the Lord, na ang salita ng Diyos ay buhay. Kaya po ito, papel lang ito, mga minamahal. Pero piniliwalaan natin nangyari ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya walang lugi po, mga kapatid. Ever say, amen. Walang lugi sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Buhay ang Diyos. Yung bata sa Leyte, tinuklaw ng ahas. Pagkatapos, umiyak sa kanyang mama. Meron siyang sugat sa kanyang hita. Sabi ng maano-mano sa gaba, nagpunta. Doon, titinuro yung upuan na
sa mga probinsya yung upuan na kawayan na nakatanim sa lupa. So, dyan-dyan, umupo ako dyan. Pag-upo niya uli. So, pag-upo niya, mga minaman, lumabas na naman yung ulo ng kobra. Kinuklaw na naman siya. Di nakadalawang tuklaw na. Yung mama naglulokso-lokso, hindi alam kung anong gagawin. Sabi ng kanyang anak, Mama, mahilo ako. Natumba yung bata. So, nahandusan na yung bata. Pagkatapos, yung nanay naglukso-lukso, sinong tutulong sa kanya ron? Tumawag sa preacher. Sabi ng preacher, Sis, kilala mong Diyos natin pinaglilingkuran? Oo. Buhay ang Diyos natin? Oo. Tumawag ka sa kanya sa oras na ito. Ever say amen. Numalangin sa mami na mahal, pagpato ng kanyang kamay, yung kanyang anak, biglang gumising, wala na ang kamandag ng kobra. Palabakan natin ang mahal na Panginoon. Ito'y patunay, mga minamahal, lahat ng patutuo, lahat ng ating narinig na patutuo, lahat ng nasusulat sa Biblia ng mga patutuo ng mga apostoles, patutuo ng mga kunang Kristiyano hanggang sa ating panahon, patunay, totoo ang Diyos. Palabakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ever see man. So wala nang sabi ng Biblia, mapalad yung mga taong binuksan ng Diyos ang kaisipan. Mapalad yung mga taong pinili tayo ng mahal na Panginoon. Tinawag tayo ng Diyos at narito tayo ngayon naglilingkod sa buhay na Diyos. Hindi pa tayo ang Diyos natin pinaglilingkuran, buhay ang Diyos. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Yung aking brother, nagtatrabaho sa Saudi mga 1989. Mga minamahal, yung kanyang nasa drilling sila. Yung isa kong kapatid, dalawa yun, yung isa kong kapatid nasa taas, yung isa nasa baba. Habang nakaawak doon sa barena, yung malaking barena, bumubutas sila ng lupa. Nagpo-produce sila ng tubig. Dahil yung kanilang amo, yun ang negosyo, tubig. So mga minamahal, yung bakal na more than 30 tons nasa taas, nakatali ng mga kable, biglang bumigay, bumulusok. Sa kapatid ko, tatama yung more than 30 tons na bakal, gaano kabigat? Siguro mga 10-wheeler, yan, mga 10-wheeler, yung 10-wheeler na long bed, ganon siguro kabigat, mga minamahal. Yung laman, lagyan mo pa ng laman yun. Kargado niya, ganon kabigat, 30 tons. Alam niyo po mga minamahal, pag bumulusok na yung bakal, walang alam yung kapatid ko, biglang merong umawak sa likod, bigla siyang hinila. Siya naman ang pagbaksak ng bakal. Durog na durog yung pinagsakan ng bakal. Ang sabi ng kapatid ko, kung hindi buhay ang Diyos, abo na lang akong ipauwi sa Pilipinas. So mga minamahal, ito'y patutuo ng bawat isa sa atin na may Diyos na buhay. Mga minamahal, na tumubos sa atin sa ating mga kasalanan at si Kristo hindi natili sa libingan, kundi nagbangon sa mga patay. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kahit anong gawin ng tao, mga minamahal, kumbinsido ang bawat isa atin, totoo ang Diyos ay buhay. Palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya walang pag-alinlangan, buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Tayong lahat ay umawit sa mahal na Panginoon. Abang tayo nagpupuri sa Diyos, mga minamahal, praise the Lord. Ating awitan ng buhi siya, mga minamahal. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Abang iniling natin ang mga bisita na kung merong bisita sa oras na ito, lumapit sa harap, tanggapin ang mahal na Panginoon. At tayo po umawit sa ating mabait na Diyos. Praise the Lord. Buhi siya. Kindly po. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Buhi siya na tunggialangan. Buhi siya mutubag sa atong mga
mga minamahal. Para sa itong mga minahal ng mga bisita niya karon sa tubangan, bulahan ko mo maikson. Kayang Diyos, doon ay plano sa inyong kinabuhi. Ang Ginoo mo'y nagpili ka ninyo, siya nagtawag ninyo karong adlawa. Araw ninyong masulayan kung sa katinood nga buhi ang Diyos sa inyong mga kinabuhi, maikson. Masilaya, matilawan ninyong kaayos sa Diyos. Praise the Lord. Busatong gangyo itong mga bisita, inyong dawato ng Ginoo. Ang Diyos, maminamahal, na igugma ka ninyo. Dilibuot ang Diyos ang tao malaglag, kundi ang tanan makadangat sa paginulsol, aron makabaton sila kinabuhing walay katapusan. Ning orasa ang Diyos may nagplano na niya kamukaron, dili niyong kabubuton, kung hindi kini kabubuton sa atong Ginoo. Palapakan nato ang Diyos. So doon na may buhaton. Una ang pagtuo sa Diyos. Ikadua ang paginulsol. Ikatulo ang bautismo sa tubig sa ngalan sa Ginoo. Ang ikaupat, ang bautismo sa Espiritu Santo. Busa ko kamong gyangyo sa pagbayo sa inyong kamot. Ilitok kini pag-ampo, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sige po, ilitok kini pag-ampo. Ginoong Jesus, salamat Ginoo sa imong mga pulong na ako nadungog. Og ning orasa, Ginoo, salamat sab sa imong pagpili ka nako. Ni ako karon sa mga tubangan. Ginadawat ko ikaw na akong manluluwas. Ginoo, Diyos, ug hari sa akong kinabuhi. Pasaylo ako, Ginoo, sa akong masala. Imon mo kong tinud mong anak sa kasing-kasing ug binuhatan sa ngalan mo, Ginoong Jesus. Akong gidawat. Amen. Magampo kami, langit mga mahan. Salamat po, Diyos, sa mga kalagay. Mitawat ka niyo, Diyos. Sa unang pag-ampo sa mga beloved pastor, Willis Adalmeda, isulat ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Himuan silang tinood mong anak sa kasing-kasing binuhatan sa ngalan mo, Ginoong Jesus, I pray. Amen. Praise the Lord. Palapakan na itong Ginoo. Magampo kitang tanan sa itong mga panginanglan sa Diyos, mga ison. Hallelujah. Praise the Lord. Magampo kita sa itong mga panginanglan, ipaibalo sa Diyos. Kung sa inyong problema, balatian, sa inyong kipangayo, magampo kita lang itong amahan sa ngalan mo, Ginoong Jesus. Salamat, Ginoo, sa tanang butang, O Diyos. Sa unang pag-ampo sa ang beloved pastor niya kami, O Diyos. Kami nag-ampo, O Diyos, pasailo kami sa mga sala. Hinlo mo kasing-kasing, imo kami takos sa mong pagsampit ka niyo, O God. Ginoong Jesus, ding orasa, Ginoo, panalanginan ang kaming tanan. Panalanginan ang imo mga katawan, O Diyos. Ikaw magalikon kanila. Ikaw magapanalangin, magasulbat sa mga problema, magaayos sa mga balatian. Ikaw magaluwas sa ilang malas kinabuhin. Ikaw magapanalangin sa ilang negosyo, sa ilang mga trabaho. Ikaw maghatag mayong panglawas sa mudang adlaw. Ipailayo sa mga sakit, baladian, mga buhat sa kaaway. Panalanginan silang tanan, O Diyos, sa tanang butang, sa financial material, ilabi na sa espiritual. Sa ngalan mo, Ginoong Jesus, in Jesus' name. Ipandong gamot sa atong ulo, mga minamahal. Atong badlungan ng mga sakit, mga balatian. Sige po, hallelujah. Dalaygon ka, O Diyos, langit mga mahan sa ngalan mo, Ginoong Jesus. Ning oras na Ginoo, among ginabadlungan tanang buhat sa kaaway, mga sakit, balatian sa mga kaigsunan. We bind the power of darkness in the name of Jesus. Infirmity, sickness, and diseases, I command you to cast out. The most of problems, doubts, and unbelief, lukewarmness, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, doubts, and unbelief, I command you to cast out in Jesus' name. Be healed, be blessed, be strong in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Magkapanindog kita, balik mga ikson. Huwag mulukso kitang tanan. Ayaw maulaw mga bisita. Di ka mo mauwaw. Singgit kita, kusog na tulog ka beses, lukso. Huwag mo singgit kita, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Gahom ka na, mga ikson. Sa mga nagtestimonyo, gibang hold up, pag singgit, hallelujah. Mga naog ang hold upper. Amen. Katungan doon ay cancer dito sa tabunok. Pag simba niya, nagtulong na nagdugo sa iyang breast. Gigbalibaran sa Cebu Doctor, gitagalan unang kabulan. Pag iyon ko, lukso mo, tulo ka beses. Pag lukso niya, mga minamahal, mura ko na nadagak sa iyong dugan. Pag uli sa balay, giyabuli ng blouse, uga na, gingpit giayong iyang cancer sa totoy. So mga minamahal, ingon, anak, kabuutan ng Diyos. Sige, mga minamahal, lukso na kusog. Sige, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Praise the Lord. God bless you, mga minamahal. Huwag kapadayin kita, mga minamahal, doon na tayo special offering. Magampo kita, kindly, at blagbarasor, paliog. Amen. Praise the Lord. God bless you sa ating ordinary preacher, Kuya Nilo Miranda. Tayo pong lahat mayong mga minamahal,
Hallelujah, praise the Lord. Or dakilang Diyos, pagpalang Ama, Amang Banal, Malbeng Jesus na sa langit. Sa unang panalangin ng beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida, Malbeng Jesus, maraming pong salamat sa mga kapatiran namin na patuloy po nagsusuporta sa iyong banal na gawain. Malbeng Jesus, pagpalain mo mga kapatiran namin, Malbeng Jesus, hallelujah. Dagdagan mo ang kanilang mga panalangin, Malbeng Jesus, upang sila po'y makatulong sa iyong banal na gawain, Malbeng Jesus, hallelujah. Malpan Jesus, panalangin po rin namin sa mga kapatiran walang maibigay sa upang walang maitulong. Malpan Jesus, panalangin po namin na bigyan po sila ng trabaho pagkitaan upang sila ay makatulong sa iyong banal na gawain. Pagpalain mo kami, Malpan Jesus, sa unang panalangin ng beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida. Ito po, samo talangin namin sa matamis sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dali ko ng Diyos. Amen. Praise the Lord. So magampog na kadali. Kaya nga itong mga sakyan ng tuwa na sa coaster. Nagdali-dali na silang uli. Di pa tamang uli. Magampos ata. Amen. So dali ko ng Diyos. Magampog na sa Ginoo. Dugangan na itong service. Malapakan na itong Ginoo. Mike's on. Amen. So atong Sunday worship, alas 10 hangtod sa alas 3. Wednesday, 4 to 8. And Friday, 6 to 11. Mo'y atong mga schedule of services. Mike's on. Huwag din ito mag-absent, paningkamot sa pagdalo, pagsimba. Amen. Daligo ng Diyos, panindukit ang tanan, maminahal, praise the Lord, alang sa atong closing prayer. Huwag ang atong yatang gayon sa atong bilad, maradin, sayang pag-ampo, praise the Lord. Praise the Lord, tayo po'y manalangin sa ating pasagot ng pagtatapos. O po't ikila mapagpala ng mga Ama Diyos, makapangin sa lahat sa matamig sa banal pangalan mo, malapos. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, na kami yung sinamahan, mahal na Panginoon, mula sa mga pag-awit ng mga joyful song and song, buhay na patutuwa, mga awitin ng choir, ang pagbibigay, sa lahat ay mga salita, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, dakilang Diyos, at patuloy po namin dalangin, mahal na Panginoon, ang kalakasan po, ang physical patawan po ng aming mahal na Pastor, sa po ng mga beloved children, kanilang mga manugang, mahal na Panginoon, sa lahat po ng manggagawa na balabasan, mahal na Panginoon, hallelujah. Pangamagamit pa, mahal na Panginoon, mawak yung banghelyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, praise God. At sa pasamatala po namin paghiwalay sa hapong ito, mahal na Panginoon. Pagnatang mong bawas sa amin, mahal na Panginoon, sa may mga sakyan, at sa mga magkukumit, mahal na Panginoon, pangalang bawat sa ilayong pusa ng kapahamakan ng gilang Diyos at ibalik mo puli sa sundabalagawain upang kaya aming papurihan, pasalamatan, luwal at indakilain, mahal na Panginoon na aming siyasaway lahat ng gawa ng kaway kasawat in the mind of others, Jesus. Hallelujah. Amen. God bless you po. We love in the Lord. With our dearest Jesus loves you po. Amen. Praise the Lord. Magpalayans po dito sa preacher's area. Paliog ilayans mga ilayans ninyo sila. Praise the Lord. Huwag magpa-counsel sa preacher's area. Walayan sa Kristo.